ito po para mo, napatuloy mo kinakakalog sa inyong mga anak, Panginoon. Yes. Ama, ang alam natin gawa sa mga ito sa inyong tulahan mo. Hallelujah, O Lord, isang manguna sa aming Panginoon, sa aming dalawa sa aming Panginoon. Bago mo, Panginoon, sa aming Panginoon, sa aming Panginoon, sa aming Panginoon, baka mo, Lord, ang aking hindi sa inyong nais, Panginoon, kung ito, Ama, hindi kung hindi ka dapat Panginoon sa ito, ang dalawa sa aking Panginoon. Ama, ang mahayag, umatay niya sa pambahay ng Panginoon, aming Panginoon, Hallelujah. At ito ang aming sabi dalawa, Lord, sa inyong pinapangalan, sa pangalan mo kami, sa inyong Jesus. Amen. Okay, next sila kita, no? Mayroon mga saan oras na. Yeah. 64:6. Sabi po dito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang masahang marumi. At nalalantang gayang dahon kaming lahat, at tinatanay kami ng mga kasamaan na parang marumi. Kapag pala po sa sangka ng Panginoon, kapura po tayo mga kapag ano. Narating po niya mga kapag ano lang naligtan. Sa binasa po sa Isaiah, ito ay tumutukoy sa atin pa, no? Tayo daw po ay nagiging isang maruming, parang basahang marumi, ano? Basahan kasi marumi, wala naman siguro. Isang bagay na marumi. Wala naman siguro na basahan na malinis po, ano? Yes. Sinabing basahan, marumi talaga yun. So yun yung inihahan tulad tayo, hallelujah, sa isang basahang marumi. Paano po yun, ano? Tayo mga tao kasi ay talagang, sabi nga, wala naman perfectong tao. At ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalamantian ng Panginoon. Subalit mga kapatid, sa kabilang nito na tayo naging marumi, pero naman ang Panginoong ginawa para tayo ay malinis, di ba? Yes. So, tayo na nagiging basahan kung ang ating mga sarili, hallelujah, tayo ay napupunan ng kasalanan. Diba? Tayo ay nagiging marumi po kung ang ating sarili, ang ating buhay ay napupunan ng kasalanan, tayo ay nalalayo sa Panginoon, nakagawa tayo ng hindi mga magandang bagay sa ating kasarili. Para pa ng Diyos, hallelujah, kaya tayo ay ganyan, parang itinuturo niya isang basahang marumi at tingin na sa harapan ng Panginoon. Diba? So, lahat naman tayo mga kapatid ano ay walang perfecto, lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo ay nakagawa ng nakauhit ng kapulihan sa Panginoon. Amen? Lalo na kung tayo sa ating pananampalataya ay hindi tayo laging mga sa cellphone, hindi tayo laging nag-charge, hindi tayo laging nakikipag-niig sa Panginoon, hindi tayo laging nakikipag-usap sa Panginoon. At kung minsan lang natin siya naalala, hallelujah, kung minsan lang tayo, amen, nakaalala sa Panginoon, kadalasan na tayo nagiging hindi natin gawain, mga trabaho sa buhay, amen, so minsan nakakalimut tayo. Kumbalit ang Diyos naman ay mayaman sa awa, no? Hindi may eksyad kamay upang abutin lahat ng ating mga pagkukulang. Dapat lang po na tayo ay laging babalik sa Kanya kung tayo ay lumalayo. Yung Diyos naman ay nandiyan daw po, no? Para tayo ay turuan na bumalik, hallelujah, sa Kanya. So ang Diyos ay hindi, no? Hindi po, no? Hindi siya malayo. Nandiyan lang po siya kung tayo yung kaya pinahanapin. The Lord sa Isaiah 4:14. Chapter 4, verse 6-8. Sabi po dito, ano ang pili ng isang nagsasabi, ikaw ay dumain at sinabi ng isa, ano ang aking ilalain? Lahat ng laman ng damo ay ng damo. Ang lahat ng laman ay damo at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalaranta sapagkat ang hininga ng Panginoon ay humihihit doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay namamalagi, ay mamamalagi magpakailanman. Amen? So kanina po, ano, inihalaturan tayo sa isang damo at sa isang basahang marumi. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, hallelujah, ano mo'y isang maruming basahan tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ngayon naman po dito sa ating pinasa sa pangalawa,
tayo ay ano lang ang tao ay inaaral tulad naman sa isang damo. Diba? Damo at bulaklak. Alam naman natin yung damo, diba? Ang damo ay walang silbi yan. Hindi mo makapakinabangan ng damo eh. Ganyan daw po tayo minsan ang tao para tayong damo na natutuyo. Kapag tayo ay hindi nag-recharge lagi sa salita ng Panginoon, tayo ay parang damo na unti-unti natutuyo. Diba? Kung tayo ay nararayo sa Panginoon, nakakagawa tayo ng mga hindi magandang bagay, tayo ay damo. Diba? Nawawalang pakinabang. Amen? O patay bulaklak, nalalantang bulaklak. Pag nalantayan, talagang nawawala ang ganda ng bulaklak. Diba? Naluluoy. Naluluoy, yun. Nalalantang. So nawawala yung ganda niya ng bulaklak eh. Pag naluluoy, nalalantang. So pero kung ang bulaklak po mga kapatid ay laging sariwa, napakandang pagbasdan, napakandang tingnan. Diba? Kung sa ating mga nanampalataya mga kapatid, iahamit ko lang tayo sa isang bulaklak. Kung tayo ay laging masaya na naglilingkod sa Panginoon, tayo ay laging nakikita ng Diyos na ang ating pananampalataya ay laging masigla. Amen? Lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong amen, sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Diba? Sa tingin ng Panginoon tayo parang bulaklak na sariwa. Tayo yung mga bulaklak na magaganda. Hindi na magbulaklak, hindi na sabihin, babae lang, bulaklak. Ano? Pero alam naman natin sa ating believer, kung sa ating mga nanampalataya, aleluya, ang church ay tulad sa isang babae. Diba? So tayo ay mga bulaklak sa mata ng Panginoon. So bakit kung tayo ay nagkakasala at nalalayo sa presensya ng Diyos, amen, tayo ay natutuyo. Nawawala ang ganda. Di ba sabi din po sa kanta? Yung pag-uwi ni Bader, ang kanta yun eh. Buhay ang aking manunubos. Yun, di ba? Manarin, yung kanta na buhay ang aking manunubos. Para tayong ganun. Para tayong bulaklak na nalalanta kung tayo ay nalalayo sa presensya ng Panginoon. Amen? So dapat tayo laging katawag sa Diyos para tayo ay hindi nalalayo at hindi tayo nakakalimot, hindi tayo nakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mga Panginoon po. So awitin mo lang, awit 102. So Lord, masaya mo natin yung awit 102 verse 11. Okay, 102 verse 11 ng awit. Sayo ito ang aking mga karawat ay parang lilim na kumikiling at ako'y natutuyo na parang damo. Amen? Ganun po tayo, ganun ang tao. Diba may panahon na tayo ay lilipas, may panahon po na tayo ay sabi ka, matutuyo na parang damo. Tatanda tayo, mga kapatid. Tayo lilipas, tayo yung mamatay. Yes. Amen? So, bakit? Aleluya, kung ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nagpapatuloy habang tayo nabubuhay. Amen? Mamatay man tayo, tayo isang sariwang bulaklak sa harapan ng Panginoon. Okay. Tayo hindi damo na natutuyo. Tayo yung magiging sariwang lagi sa harapan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik. Kung mananatili tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kumikiling ang panahon. Kumikiling ang mga karawan ay parang lilim na kumikiling. Amen? At ako niya tutuyo na parang damo. So ang buhay natin mga kapatid, napaka-eksi. Amen? Napaka-eksi ng buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo umuwi ng Panginoon. So dapat lang po ano? Tunay lang po at marapat lang na tayo ay daging maging aktibo sa ating mananampalataya. Hindi yung kapag may blessings lang, saka lang tayo, saka lang tayo active. Pag wala ang blessings, amen, ang mga kapatiran ay tinitingnan ng lumo. Diba? Tayo nakatingin lang sa material. Pag wala yung material na pagpapala, ang ating pananampalataya ay parang damo na nalalanta, parang bulaklak na nalalanta tayo, mga kapatid. Diba? Marami tayong kapatid na ganyan na kaunting problema lang, aleluya, tayo nang lulumo, tayo nang hihina.
Amen. Si Brother Richie po, mga kapatid, hindi nyo lang alam na mas, baka mas malaki pa ang pasanin ko sa inyo. Hindi nyo lang po alam. Pero hindi natin dapat ito ay ito ay dapat pinanghihinaan ng loob. Yes, kapag ito ang Panginoon, pag nagbigay ng problema sa atin, ang Panginoon ay magbibigay ng kalutasan dyan. Yes. Tayo ng mga pangkaya at kapatid ng mga nangyari sa kanya, haleluya na ang lahat ng yan ay malalampasan natin, mga kapatid. Kasi kung tayo ay magpapakita sa kalaban na tayo nanghihina, sa kabila ng mga ibinabato niyang mga pagsubok, binigyan kasi ng kapalaan ng Panginoon eh, para bigyan tayo ng mga ito eh. Hindi niya magukulin ang buhay natin eh. Kung alala na po natin si Job, halos pamatay, namay lang po siya mga kapatid, pero talagang hindi niya eh, itinapoy ng Diyos dahil alam niya na ang buhay ang manunubos. Diba? Ganun tayo mga kapatid, dapat hindi tayo manghihina kung mayroon mga bagay na nangyayari sa buhay natin na tila ba parang walang katapusan, parang akala natin ay mamamatay na tayo, parang hindi natin kaya. Naisip ko po yan minsan, no? Pag ako nag-iisa, naisip ko parang wala na yata ng katapusan. Paano kaya? Paano ko ito malalampasan? Subalit ang Diyos, mga kapatid, kung tunay at tapat tayo na naglilingkod at nananampalataya sa Kanya, eh may tunay at tapat din po siya na tutupad sa Kanyang pangako sa atin. Amen? So tayo lang po ay magpatuloy sa kabila ng lahat ng kabalisahan na ating nararanasan sa buhay na ito. Sila sapagkat ang Diyos ay marami na po mga kapatid sa Kanyang muling pagbabalik. Sa Philippos 3:9, sa'yo natin, Philippos chapter 3 verse 9, Amen. Sabi ko dito, no? Philippos 3:9, at ako'y masukuan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Tayo na po ay nasukuan ng Diyos. Tayo ay nasukuan ng katwirang sa Panginoon. Sir, amen? Ay sumuwan sa kanya na walang katwiran sa aking sarili sa mga tibagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ka rin kay Kristo, ang katwiran ng muwas sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sumuwan ng Diyos na mga walang katwiran, mga kapatid. Wala tayong bagay na maidadahilan, wala tayong bagay na maipagmamalaki sa Diyos, mga kapatid. Amen? Lahat ng bagay, kahit anong nangyayari at kung meron tayo, mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Yes. Diba? Kung wala ang Diyos, halilu, sabi nga kanina, tayo parang ng tagulay. Tayo parang bulaklak na tuyo. Parang tayong dahon na tuyo kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Wala talaga tayo. Wala tayong magagawa. Wala tayong maikakatwira sa Diyos. Lahat ng meron tayo ngayon, mga kapatid, karangyaan, haleluya, ano ang meron tayo ay wala tayong maikakatwira sa Panginoon. Yes. Lahat ng yan po ay galing sa Diyos. Amen? Amen? Subalit tayo sa pananampalataya, amen, nabuhat sa Diyos, amen, sa pananampalataya, tayo ay nasumpungan ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay nagkaroon ng pagkakataon, amen, na, haleluya, na tayo nagkaroon ng pagkakataon na mahalin. Tayo nagkaroon ng pagkakataon at pag-asa sa harapan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Kung wala ang Diyos, amen, amen. Lahat siguro tayo, kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kung ano nung meron tayo ngayon, siguro mayabang tayo ngayon. Diba maraming sa tao ang may kaya sa buhay, subalit hindi na nakakilala sa Panginoon, amen, sila yung malataas at eko. Ang ego, sorry. Matataas ang ego nila. Diba? Mayayabang sila. Yun sila, may mga katwiran sila sa buhay. Diba? Sabi nga nila, itong nararanasan ko ngayon, ano ang tinatamasan ko ngayon, ito ay sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Ganun ang tao.
So meron siyang katwiran sa Panginoon. Subalit sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, nalalaman natin na tayo walang katwiran. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, kahit anong meron tayo, amen, wala tayong ikakatwiran sa Panginoon. Yes. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen. Wala tayong may pagmamalaki. Lalo ang bagay sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay, mga kapatid, amen, ito ay nagmula sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan naman ng pananampalataya, tayo ay nakakilala, tayo ay nakunawa, ating nalaman na hindi dapat tayo magmamalaki sa ating Panginoon, hindi tayo sa ating kapwa. Amen. Kasi kung hindi mo kilala ang Panginoon, yun nga po, no, nagiging mapagmalakas tayo. Ganun tayo minsan, mga kapatid, kung tayo nakalimot sa Panginoon, nagiging mapagmalakas tayo, magkaroon lang tayo ng kaunti minsan, para bang akala natin ay kaya na natin. Diba? Marami na yung kapatira na ganun, na pagka merong pagpapala, nawawala sa church. Lumalayo. Pero pagka wala na, bumabalik. So nakatingin lang tayo ngayon sa basa atin, nakatingin lang sa material na bagay. Diba? So nagiging napakalaki ng kapira nila sa Panginoon kapag sila ay merong pagpapala. Subalit salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa pagkat tayo, pinili ng Panginoon, at yun yung mayroon man tayo, wala tayo, nagpapatuloy sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? Sa mga bagay na yan, at tayo ay bigyan niya ng pananampalataya. Hallelujah. Na hindi tayo maging mapagmataas, at maalaman natin ang mga tamang bagay na ating gagawin. Kung tayo ay paharap sa napakalaking mga pagsubok, mga kapatid. Amen. So, sa Roma 1:17 pa, no? Kaya nila sa Roma 1:17. Naway nasusundan nito ang ating ano, no? Roma chapter 1:17. Sabi ko nyo sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng susulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ganyan po mga kapatid na tayo ay walang katwiran sa Panginoon. Kung tayo ay nalalayo, haleluya, tayo ay nagkakasala, tayo ay parang gabo na natutuyo at parang tayong bulaklak na nalalanta, mga kapatid. Subalit sabi ng Panginoon, sabi po dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. So faith, through faith, ang katwiran ng Panginoon ay nahahayag. Nalalaman natin ang mga katwiran ng Panginoon, ang katwiran ng Diyos, kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kapag kung wala tayong mga pananampalataya, mga kapatid, tayo ay magiging mga mapagmalaki sa Diyos. Amen? Tayo ay magiging mapagmalaki. Kung wala ang Diyos sa atin, nagmamalaki tayo. Nagiging mayabang tayo. Diba? Nagiging kung sino tayo, hindi mo kumara tayo sa Panginoon. Subalit, salamat sa Panginoon sa Kanyang pananampalataya at talaman natin ang lahat ng Kanyang katwiran, mga kapatid. Amen? Yan. Sa Hebrew 10:30, let's start the chapter. Masayin natin ito muling verse. Ngayon sa Hebreo 10:38, ito ano lang ito na sa atin. Kumbaga, kilala natin itong verse na ito. Hebreo 10:38. Diba? Kilala natin ito at alam natin na natin ito. Okay, samahan niyo po ka, no? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y puro ay hindi kalulugan ng aking kaluluwa. Amen. So, ganun. Tayo ay manatili, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay mabuhay. Yan. Ang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Muntang siya pumunan yung karugan ng kaluluwa. So, ano po, mga kapatid, ano? Ang pananampalataya natin, mga kapatid, kung ito ay umutulong at hindi tayo lagi sumusulong at tayo umusulong, amen. Nararap si Brother Roy, no? Kanyang laging
tanong ni Pastor, paano po Pastor kung ako'y bumabalik sa lahat kong gawa, may pag-aana pa ba ako? Diba? Sabi ko dito, ang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Subalit kung siya ay puro nga, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang tanong ni Father, isang brother mga kapatid, siguro yes. Ibig niya sabihin kung kalulugdan siya ng Panginoon kung siya ay puro. Subalit kung ito ang sagot ng Biblia mga kapatid, ano, hindi siya kalulugdan ang kaluluwa, hindi kalulugdan ng Panginoon kung tayo babalik doon sa dati nating gawa. Amen. Sapagkat, kung ika'y ikituwid, nalikod ng Panginoon, mga kapatid, magubuhay ka sa pananampalataya. Hindi tayo dapat na paurusulong, dapat tayo isusulong, mga kapatid eh. Hindi tayo dapat na paurusulong, dapat tayo lagi ay pasulong. That's right. Yes, hindi tayo dapat patras, abante. Paano kung dumating bigla ang Panginoon, mga kapatid, na tayo ay maatras? Diba? Paano na? So, hindi tayo karunugdan ng Panginoon. Tayo ay maabutan ng magdanaka at mawawala tayo ng Panginoon na tayo yung urong na ganoon ang Panginoon para magdanakaw yun eh. Darating yan na hindi natin alam yung oras na hindi natin nalalaman para kung ating gabi siya dumating. Sa ating gabi na yan, tayo ay umuurong para tayo ay nagawa na hindi maganda na po. Tayo ay wala sa Panginoon. So ganun po mga kapatid, ano? Ang tao pinaparami ng kasalanan. Ang pananampalataya ng tao ay umuurong nawawala dahil sa kasalanan. Ang tao kong mga kapatid ay hindi makapanatili sa pananampalataya dahil sa kasalanan. Subalit ang Diyos, haleluya, ay nagbigay ng mga haleluya, ng mga bagay na dapat natin gawin. Nagbigay siya ng mga instruction, kumbaga. Sabihin siya ng mga instruction kung anong dapat natin gawin upang tayo ay manatili. Upang ang pananampalataya natin ay hindi magkurusulong, kundi manatili tayo sa pagsulong mga kapatid, ano? So, kailangan tayo ay manatili. Tayo ay laging katawag. Tayo lagi ay magbabasa, magbubuklat ng Biblia, ng kasulatan. Kasi kung... Sabihin kasi ngayon ko, ano? Lalo sa kabataan, wala akong makita na kamataan na nagbubuklat ng Biblia, nagbubuklat ng mga spoken word. Wala ko, ano? So, napakadelikado ang panahon, hindi lalo sa kabataan kasi kahit sa bahay, wala akong makita. Wala, kahit minsan, hindi ko nakita na gumawa ko siya ng Biblia. Mag-open siya ng ano. Di ba? So, lalo sa ating mga mas matanda sa iglesia, dapat tayo ay maging tagapanguna yes. Sa ating tahanan. Kasi kahit na tayo naging tagapanguna para nagiging na tayo ay nagbubuklat, sila nga ay hindi rin nagbubukas, how much more po kung tayo ay hindi nagbubukas? Baka lalo mapahamak yung ating kasambahay mga kapatid, ating kasambahayan. Kapagkat ang tinitingnan po nila tayo ang tinitingnan sa ating ano eh, sa ating pamilya, kung ang tagapanguna sa pamilya ay hindi pa kita na maganda, haleluya, ng kanyang kabataan, ng kanyang ng mga nakababata sa kanya sa loob ng tahanan, mga kapatid. Amen. Lalo sila makapalayo, lalo sila ikaw gagayahin. Subalit salamat po, no? Si Brother Juan, salamat sa Panginoon po siya ay tumanggap at nakikita naman natin yung kanyang mga anak ay sumusunod. Ganun po ibig sabihin natin, na kapag ka ang tagapanguna sa tahanan, haleluya, ay maganda ang ipinapakita, magiging maganda ang takbo ng pamilya. Susunod po yung mga nasa likod niya, yung mga bata, yung asawa niya, yung mga pamilya susunod. So salamat sa Panginoon, at yun lang po siguro ang ating maisishare sa bahay ng mga kapatid. Muli, ito po ating huling palala, masasabi, ng tao ko mga kapatid ay pinaparumi ng kasalanan. At dahil po sa kasalanan na yan, haleluya, tayo ay nawawalay sa Diyos. So ang sagot po mga kapatid, para malinis tayo sa ating kasalanan mga kapatid, tayo ay maglilingkod at ating pananampalataya sa Panginoon ay ating paigtingin po, ano? Yes. Ating paigtingin ng pananampalataya natin.
kapag sa panahon ko ngayon, hallelujah, napaka, ano ito? Napaka miserable ng buhay natin ngayon, lalo ng mga Kristiyano. Napakalaki ng mga pagsubok. Amen. Dahil sabi ko po kanina, nagagalit siya. Amen. Minsan, pag ako nag-iisa talaga, naisip ko kung paano ba ang gagawin ko dito sa dinadala ko ngayon. Tuwan ka Panginoon, hallelujah, ay nandyan para bigyan na tayo ng kalutasan sa bawat natin yung problema, pinain sa Kanya, basta tapat tayo naglilingkod at ating pananampalataya sa Kanya ay nakikita niya na tunay, mga kapatid. Nakikita ng Diyos sa puso natin ng ating pananampalataya ay tunay. Hallelujah. Siya ang sasagot sa lahat ng mga problema natin. Amen? Pagkatiwala mo sa Panginoon ng lahat ng mga bagay. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ng lahat ng mga bagay. Yun lamang po, kami sa magpagpalang umaga sa ating lahat. Kahit ito mayo, bago po iba